Binabati ko kayo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating Sunday School na paksang Christian Holiness, magpapatuloy tayo sa paksa pa rin ng Means of Grace o mga kasangkapan ng biyaya. At dito ay pinag-aaralan natin ang mga prinsipyo ng kasangkapan ng biyaya, kung bakit ito kailangan. God supplies graces, but He ordinarily uses ordained means to activate the Spirit and the Word, and the process that we have been familiarizing with is it begins with the goal to be holy. Meron tayong layunin na maging banal, at inaalam natin ang mga kasalanan at mga biyaya na dapat nating linangin, at inaalam din natin ang mga pamantayan na siya nating gustong sundin sa ilalim ng pamantayan mismo ng kabanalan ng ating Diyos. But walang kakumpletuhan yan kung hindi tayo gumagamit ng mga kasangkapan ng biyaya. So the means are on the level of execution, and execution of means completes the cycle. Sa pag-aaral natin ng mga kasangkapan ng biyaya ay nasa bahagi na tayo ng corporate means of grace na sumunod sa ating pag-aaral ng private means of grace. At mahalaga dito ay ang katotohanan ng iglesia, at sa loob ng iglesia nakita natin noong nakaraan na naglagay ang Panginoon ng isang pangunahing paraan ng paggamit ng kasangkapan ng biyaya, and we tried to understand this in the light of God's design that there should be in the church a ministerial office. So the one remaining office of teaching in the church is that of the pastoral teaching ministry. It is clear sa sinabi ni Paul kay Titus, speak these things, exhort and rebuke with all authority, let no one despise you. Kaya isang napakahalaga na tanggapin natin sa pagsasaayos ng Diyos sa iglesia ay ang autoridad ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa sa katungkulan ng pagkapastor. So the authority of the pastoral teaching ministry we saw in terms of the ministry of the word, and it is in three forms. One is preaching, which is the proclaiming of the word authoritatively. The next is teaching, which is explaining the word doctrinally. And the third is counseling, which is applying the word personally. Ang gusto kong unahin natin dito ay ang pinakauna, at ito ang masasabi natin na pinakamahalaga. There is something about preaching that we need to understand, that of all forms of ministry of the word, preaching embodies the authority of the word. Dito natin nararanasan ang pagka-autoridad ng salita ng Diyos sa paraan ng pangangaral sa katipunan ng iglesia. Gusto kong tingnan ninyo ang naging papel ng pangangaral sa plano ng Diyos sa paraan ng kanyang pagliligtas na niliwanag ni Apostol Pablo in 1 Timothy 3:16, right after the statement that the church is the household of God. At ito ang kanyang sinabi, beyond all question, the mystery of godliness is great. And then he lists those things that make up the plan of God for the godliness of those he has chosen. God was manifest in the flesh, incarnation. He was justified in the spirit, resurrection. He was seen of angels, ascension. And then he was preached unto the Gentiles. He was believed on in the world. And sixth is he was received up into glory, exaltation, or his enthronement. Tingnan ninyo kung ano rito sa anim na sinabi sa listahang ito ni Apostol Pablo, ano ang natatangi na ibinigay sa iglesia na kanyang papel sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa katubusan. Preaching is the one act of the church in line with redemptive events. Kaya kung nakaririnig ka o ikaw mismo maaaring nagkakaroon ng saloobin na huwag na tayo magbigay masyado ng panahon sa pangangaral, ito ang sinasabi mo, kahanay siya ng mga gawa ng Diyos para magligtas ng mga makasalanan, kasama ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristo, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kanyang pagkaluklok bilang hari na, yan ang mga kahanay ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay nasa plano ng Diyos. So, preaching is to be distinguished from other verbal communications. Now, maaring sa pananalita, parang pareho lamang, pero ang kalagayan o katayuan sa pangangaral ay ibinukod ng Diyos bilang kahanay ng kanyang mga gawa ng pagliligtas na binigyan ng autoridad. So para ma-appreciate natin kung ano itong puwang o katayuan ng pangangaral, let us compare this with the other offices
in the Old Testament and New Testament of the ministry of the word and how preaching compares and differs with them. Una, ang mga propeta ng lumang tipan, the Old Testament prophets were of course recipients of God's word, and as prophets their main task was to proclaim God's word to the people of God, which in the Old Testament was Israel. Pero tandaan natin na may mga false prophets, and there was no word given to the false prophets, so when they proclaim, what happened is they proclaim their own message. It was not God's message, and there's a lot of warning against false prophets in the Old Testament, particularly dense in warning is Jeremiah 23. At ang dapat na inaasahang maging tugon ng bayan ng Diyos sa mga bulaang propeta ay ang sila ay tanggihan, reject them. But sadly, that is not always the case. We find periods in Israel's history when they fell victim to or they accepted the message of the false prophets. Ang ikinaiba't ikinabukod ng mga tunay na propeta ay inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa kanilang bibig. God has placed His word in their mouth so that they have to speak that word. So this is the distinction of a true prophet. When he received God's word in his mouth, he proclaimed it faithfully. Para siyang mouthpiece, as God called Jeremiah, na maging tagapagsalita ng Panginoon, at ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay dapat natanggapin na ang sinasabi ng propeta ay kung ano ang sinabi ni Yahweh, ang sinabi ng Panginoon para sa bayan. So, what constituted Old Testament prophetic authority is they were able to say, "Thus says the Lord." Ito ang sabi ng Panginoon sapagkat inilagay sa kanilang bibig. Well, what is now the place of the prophetic office? Well, we have to say, based on the words of the Apostle John, there are no more prophets today. Towards the last verses of the book of Revelation, which is the last book of the Bible, there is the warning against any addition to prophecies written in the book, meaning the visions of John written as the prophetic book of Revelation were the last of the prophetic visions that God would give. There are no more prophets today. So we come to the New Testament apostles. Like the Old Testament prophets, they received God's word as apostles and they proclaimed it to the people of God, which at the time happened to be the foundational church. Gaya ng napag-aralan natin noong nakaraan, ang katungkulan ng mga apostol ay nasa pagkakatatag ng iglesia. The apostles were in the foundation stage of the church. But just like there were false prophets in the Old Testament, there were false apostles in the New Testament. And what happened was, just like the false prophets proclaimed a message that is not from Yahweh, they were pretending. And in this case, the false apostles are pretending to be apostles of Christ. Paul warned the Corinthian church against such in 2 Corinthians 11:13. And just like the expected response to false prophets in the Old Testament, ang inasahang maging tugon ng iglesia sa mga bulaang apostol ay tanggihan sila, reject them. So what distinguishes the true apostles as recipients of God's word? The apostles were recipients of Christ's direct commission. Sila ay tuwiran na tinawag ng Panginoong Hesukristo bilang kanyang mga tagapagsalita, bilang kanyang mga tagapagpatotoo. So the main role of the apostles, and the reason why they were foundational, is they were faithful eyewitnesses of Christ. Yan ang sabi ni Pedro sa grupo ni Cornelius, that Jesus did not appear to all the people but to chosen witnesses, and he referred to the apostles. So kapag ang totoong apostol ang siyang nagsalita at nagturo, ang dapat na maging tugon ng iglesia ay ang mababang loob na pagtanggap. So if the prophetic office had its authority in being able to say, "Thus says the Lord," in the case of the apostles, their authority lies in
being able to speak from the Lord Jesus. Yan ang hamon ni Pablo sa mga nagaangkin na sila yung mga propeta sa Corinto. In 1 Corinthians 14:37, he said, "If anyone claims to be a prophet, let him acknowledge that what I have written to you are the commands of the Lord." Okay? Kung siya ay apostol, ang kanyang pagtuturo ay katumbas ng pagtuturo ni Jesu Cristo. But again, what is the place of the apostles now? There are no more apostles today. Wala nang buhay na apostol, wala nang masasabing naging saksi ni Jesu Cristo mula sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya ang masasabi nating katumbas na awtoridad ng mga apostol ngayon ay ang bagong tipan, nakasulat na. So, dadalhin tayo niyan sa katungkulan ng pastor, ng pastoral preaching. And here is how preaching is described in this most important passage in Romans 10:13 following. "For whoever will call upon the name of the Lord will be saved. How then shall they call upon him in whom they have not believed? And how shall they believe in him?" Now take note of this clause. In many translations, it is "in him of whom they have not heard." Parang siya ang subject. But in the right translation here, "how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" And you see what it is saying in essence is, when you hear a right preacher preaching the right message, you are hearing no less than the authority of the Lord Jesus Christ. That is why a true preacher must be one who is called by God, or as it is said here in verse 15, "how shall they preach unless they are sent?" So, in comparison to the prophetic office and the apostolic office, what is the case of the office of pastoral preaching? Well, the pastoral preacher, just like the prophet and the apostle, receive God's word, and the preacher proclaims it now to the church, which has a global mission. But of course, every preacher can only be a preacher in a local church. So that is what a preacher is in comparison. He also is a recipient of God's word, and he proclaims it to the local church. But just like there were false prophets and false apostles, there are false preachers today, and there is no word of God to them. Wala silang tinanggap na salita ng Diyos o panawagan ng Diyos. And so they are preaching a message of the false gospel. As Paul warned, "though we or an angel from heaven should preach to you any other gospel than that which we, the apostles, have preached, let him be accursed." Kaya kapag may nangangaral ng hindi totoong mangangaral at hindi totoong pangangaral ng ebanghelyo, muli ang tugon dapat ng iglesia rito ay ang siya'y tanggihan. So, what constitutes the office of the preacher compared to the prophet and the apostles? Well, in the case of the preacher, God calls him. Hindi siya propeta na nilagyan ng salita sa kanyang bibig. Hindi siya apostol na siya'y saksi na ng pagkabuhay ni Jesu Cristo at siya ngayon ay tagapagsalita ni Jesu Cristo sa kanyang sariling pagtuturo. The proclamation of the preacher is now characterized by faithful exposition and application. He is preaching the word, and to the extent that he is doing so, the church must accept it humbly. So, if the prophet's authority is in being able to say, "thus says the Lord," if the apostle's authority is in being able to say, "what I write is the commandment of the Lord Jesus," the preacher's authority is in being able to say, "it is written." Ayan ang kaibahan. Hindi na pwedeng magsabi ang mangangaral na itong inilagay ng Diyos sa aking bibig. Hindi siya maaring umangkin na siya'y tagapagsalita ni Jesu Cristo bilang saksi. Ang kanyang autoridad ngayon ay nakabatay sa kanyang nalalahad mula sa kasulatan. Ang naiwan ng salita ng Diyos ngayon na nasa kasulatan. So, with biblical authority, preaching must be authoritative. It is not the authority of a prophet, it is not the authority of an apostle, but it is the authority of the God's word written. And when it is proclaimed with faithful
exposition, then there is authority in it. So from this, I want to derive a definition of preaching, which is both in the negative and in the assertive. Preaching is not any verbal communication of the Bible. Hindi ko mo nagsasalita at ang gamit niya ay Biblia. Ito ay preaching na o pangangaral na. In fact, not all Christians can preach. Though, all Christians are expected to be communicating the Bible. Ba, lahat ng Kristiyano dapat ay nakikipag-usap at sa kanyang pagpapatutuo ay gumagamit ng Biblia. Pero hindi ibig sabihin na siya ay nilagay na sa katayuan at katungkulan ng pangangaral. May mga hindi tinawag na mangaral. Gusto kong bigyan kayo ng isang obvious example which we already discussed last time. 1 Timothy 2:11 following makes it clear, a woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. Eh, ang tinutukoy dito ay sa assembly ng iglesia, that is the context. So in the assembly of the church, the woman is not called to be a preacher. We appreciate the woman's ministry because the church cannot make any headway without the sisters of the church. And I appreciate the ministries of our beloved sisters. But they are not called to preach. So makikita natin dito na hindi lahat ng pagsasalita na ang gamit ay Biblia ay matatawag na pangangaral. Preaching is the authoritative proclamation of God's word. But with these two factors as components, by a man whom God calls and equips, at ito ay kinikilala ng iglesia, that man is recognized by the church. So ang magsasabi natin dito, what makes the preacher and his preaching quite different from any other kind of verbal communication is that the preacher stands between the God of the word and the hearers of that word. Ang Diyos, ang mangangaral at ang mga tagapakinig, ganyan ang pagsasaayos ng Panginoon sa kanyang iglesia. That is why in preaching, the message must come from the scriptures, both in source and substance. Yung pinanggalingan at yung laman ng mensahe ay dapat nanggagaling sa kasulatan. This is the most succinct command to the preacher as told by Paul to Timothy in 2 Timothy 4 verse 2. Preach the word, be in season and out of season. Ibig sabihin, huwag mong palitan, kumot ayaw na ng iba, ay magbabago ka ng paraan ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang salita na sa paraan ng pangangaral. So, that means every preaching is expository. Expository simply means it brings out the message of the biblical text, inilalahad. Kung ano yung nasa teksto ng salita ng Diyos, yun ang kanyang mensahe. Hindi siya naglalagay ng mensahe sa Biblia at gagamitin lamang niya ang Biblia para sa kanyang mensahe, kundi ang mensahe niya ay nanggagaling sa teksto ng salita ng Diyos. So from this definition of preaching, we can say that expository preaching will centrally preach Christ. Anumang pangangaral na inilalahad ng teksto sa tamang paraan ay darating at darating siya sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Itong sabi ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 4 and verse 5, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake." So, ibig sabihin, kahit na siya nangangaral mula sa lumang tipan, ay makararating siya sa kanyang pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Unfortunately, this principle has been questioned not just by some preachers, but even Reformed preachers, and in fact, some of the hardest pushback against this principle emanates from the Master Seminary, where John MacArthur is associated with, and that is, they are thinking na kapag ipagdiinan natin ito, it may give up on honest exegesis, and that is a misunderstanding. Exegesis must be exegesis of the text, whatever it meant in the original. However, in preaching, it must preach Christ. It must take the original meaning of the text, what it meant to the original readers,
But then, as to the message, it must be the message of Jesus Christ. So, let us beware, because there is a very popular form of preaching today which is not really expository, and that is topical. Sa topical, the speaker defines the topic, pumipili siya ng paksa niya, and then para magkalaman ay kukuha siya sa Biblia ng mga sinasabi sa iba't ibang bahagi. So there is no real exposition of the message that is in the Word. The Bible is simply used as resource rather than used as source. Halimbawa, mangaral siya, how should we respond to the pandemic? At kukuha siya sa Biblia kahit walang sinasabi tungkol sa pandemic, at yun na ang kanyang pangangaral. Now, let me make myself clear. It has its place in other Bible communication. Babanggitin ko yan when we come to teaching. But it is not preaching. Preaching must always be the Word. Preaching must always be the text. And if it is just from the preacher's or the teacher's thought and the Bible is only used as resource, it falls short of expository preaching. And what makes preaching so important as a means of grace is that God's people are the closest to the speaking God in preaching, in the assembly of the people of God. So, kaya't huwag nating lagyan ng mga pagitan. Ang pagitan lamang ay ang mga ngaral, nandiyan ang Diyos na nagsasalita sa paraan ng kanyang naisulat ng salita na ngayon ay inilalahad ng mga ngaral at tayo nakikinig sa mga ngaral na ginagamit ang nakasulat na salita. Kaya paglagyan mo ng mga pagitan, the more clusters between the Word and the preacher, you create more distance from God. Now, may place, as we use the PowerPoint as we are doing now and other things in teaching, but in preaching, God intended it just to be the preacher, the preached word between Him and His people. And we should acknowledge it as the way of God getting as close as can be to His people through His word. So therefore, preaching should be the most defining event of worship. It is there that you ask the question, how has God spoken to you? Paano nagsalita sa iyo ang Diyos? Hindi sa nagsalita siya katulad ng propetang nakatatanggap sa kanyang bibig, hindi katulad ng apostol na nakita niya ng personal o mag-angkin ka ng mga pangitain, kundi nagsalita sa iyo sa paraan ng paglalahad ng nakasulat na salita. So, preaching as a defining event, one reformed man has put this very simply and emphatically, John Calvin, who has had a very fruitful ministry in Geneva in the 16th century, he puts it this way, an assembly in which the preaching of heavenly doctrine is not heard does not deserve to be reckoned a church. Kaya kapag tayo nagtitipon, ang pinaka-sentrong pangyayari kung saan natin dapat hanapin na magsalita ang Diyos sa atin ay inayos ng Diyos na sa paraan ng pangangaral ng may autoridad. Kaya kung atin itong iaangkop sa atin, again, ay maghanda tayo sa pag-uumpugan ng mga magkasalungat na pag-iisip. We should allow the thinking that comes from the age to come that has already invaded this age in Christ to understand that preaching is the most authoritative communication of God's Word. At iisipin mo, I submit to the authority of God's Word by humbly hearing the preached Word. At ang magiging resolve mo ay, I will by God's grace be eager for the preaching of the Word and hear what God is speaking to me. Ang kasalungat na pag-iisip ay ang nag-aakala, I can see many ways the preacher can improve his preaching. So he's just listening to evaluate, to criticize. So he sees many ways the preacher can improve his preaching and I cannot pay attention to the message. At ang magiging ugali niyan sa pakikinig, I will just sit and endure the duration of preaching, and when done, at least my conscience is light, having done my duty. Napaka maling pag-iisip at hindi makikinabang ang ganitong uri
ng pag-iisip. Ang hamon ko sa lahat ay pray for more preachers and preaching with authoritative exposition. Sa susunod, titingnan natin tayo paano tayo makikinig ng nakikinabang, but we cannot even begin to do it unless we understand and we appreciate the place of preaching as the embodiment of the authority of the Word of God. Kaya sana ay tanggapin natin ang pagsasayos ng Diyos sa kanyang iglesia, kung saan tayo ay pinakamalapit sa autoridad ng kanyang salita kapag tayo ay nakikinig sa pangangaral ng kanyang salita. Sana ito ang iyong hangarin at gawing isang gawi ng iyong pagdalo sa iglesia. Naroon ka para makinig sa autoridad ng salita ng Diyos sa kanyang pangangaral. Sana kayo ay nakinabang. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Diyos mula sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ng kanyang anak na si Jesucristo at sa pakikipisan ng banal na Espiritu.